Ito si Loki. Ano Loki? Katatapos lang niya kumain ng dalawang punong dog dish ng SDN. Nagbabawi siya ngayon. Medyo pumayat siya. Ito rin si Bukol na pumayat. Ayan, tumataba na rin. So, dyan muna sila kasi may mga sampay. Hey, kay Loki ito. Gumaganda na katawan niya. Ayan, bilugan na siya. Hindi na siya patpatin. Konti pa. Machong-macho na talaga to. Pero okay na siya sa ganito sa aking palagay. Ito rin si Bukol. Ayan, ang ganda na rin ang katawan niya. Oh, matikas. Oh, may maliit na bump pa doon sa may ano niya, pelvic bone. Pero okay na itong mga to. Ito si Logan, walang problema to. Lapad pa rin. Mula nung inadlibitum ko si Loki, free feeding, walang restriction sa pagkain si Loki. Yung katawan niya, bumilog. Ayan, no? Diba? Yung last na kuha ko, nung nag-walk kami ng gabi, ang payat niya, diba? Labas yung mga buto. Pati yung video ko nung araw na kumuha kami ng dog food doon sa kabilang bahay. Mapayat pa siya noon. Pero ngayon, bumibilog na yung katawan niya. Pansinin nyo, diba? Bilog na siya. Pwede pa namang magdagdag pa, konti pa. Pero I think this is an ideal body structure for a Rottweiler na. Hindi na kailangan patabayin pa sa ganito. Patitigasin na lang yung muscles niya. So, iwalk ko na lang siya ng iwalk. Lagi ko na lang siyang exercise para ma-improve pa yung body structure niya. Pero as it is, I'm very happy doon sa ano resulta ng SDN. Dati kasi, restricted ang kain niya. May oras lang yung kain. Pero ngayon, ina-adlib ko. Pag naubos na yung pagkain, nilalagyan ko lang. So, ito yung resulta. Bumilog talaga siya. Sabi ko doon sa mga tao sa makamot, bigyan niyo ako ng 1 month, makita niyo kung ganong kaganda yung improve ni Loki sa katawan niya. Wala akong binigay na kahit anong supplement. Wala akong binigay na kahit anong vitamins. Talagang pure SDN lang. Laging may himas, may lakad. Yan ang kailangan ng mga Rottweiler, thick dogs, para kumapal talaga sila na hindi tabang hangin lang, kundi talagang muscles. Oh. Ang lakas na ni Loki. Parang kapareho na siya nung dumating siya. Kinondition ko siya using just SDN, exercise, and love. Yan, yan na resulta kay Loki. Ganda ng tindig niya. Yabang na naman ang tindig niya. Kita niyo yung mga muscles niya nagpuputukan. So, I'm very happy with the result. Ganda. Gwapong-gwapo. Ano, Loki? Poging-pogi. Mapapansin niyo na kung gaano siya muscular yung katawan niya. And hindi na siya payat. Yan. Yan lang naman yung kailangan gawin, no? Exercise, a lot of TLC, and dagdagan niyo lang yung pagkain with SDN. Medyo nag-overfeed lang siya, meaning lumambot yung dumi niya. Ngayon, ang tae niya ay malambot. Pero kapag na-attain ko na yung gusto kong body weight or body build niya, ibabalik ulit siya sa normal feeding once a day lang para hindi na lumambot yung tae niya. Pero ngayon malambot yung tae niya, pero ang ganda ng resulta. Oh, pumantay na sa ulo niya yung katawan niya. Ganda ng ulo nito. Hey Loki, pagod ka? Lakad kami siguro 1.5 kilometers. Stream ako, wala si Bukol. Bukol naman kasi hindi naman siya kulang sa exercise. Lagi naman nakakawala yun eh. Si Loki lang hindi ko mapakawalan dahil feeling ko aawayin niya yung dalawa niyan. Papatayin niya si Logan tsaka si ano eh, Bukol eh. Napadalas sa ano, lakas niya manghila eh. Kaya gusto niya yung kong. Uy! Ano? Holy! Ano, bumili na ako ng choker. Para pag hinila ko, medyo ma-choke na siya. Sobrang lakas. Pagka naka-choker, mas may control. Hila niya eh. Oh boy! Binilan ko ng choker si Loki pansamantala doon sa Ace Hardware. Medyo mabilis kalawangin ito, kaya kumuha ko ng Hermspringer collar na galing sa Germany para makontrol ko siya. Kasi pagka yung flat collar lang, hindi siya na-choke, madali siya manghila. Kaya pagka naka-choker, at least hindi siya basta-basta manghihila dahil nasasakal siya kapag nanghila siya masyado. And sobrang taas ng prey drive niya. Ang lakas ng sable drive niya, lakas din ng prey drive niya. Ang tindig niya, oh. Pag-alert pa siya, ang ganda na itsura niya, di ba? Oh.
mag-iingat lang din kapag nilalaro mo sa prey drive yung aso. Kasi at this time, at this point na mataas yung prey drive niya dahil meron siyang laruan, pwedeng mangagat na lang basta dahil sa gigil niya, doon sa gusto niya makuha yung bola. So dalawang reason na nangagat ang aso, number one dahil sa prey drive, number two dahil sa civil drive na tinatawag. Ang pinakamaganda sana dito, yung nakakatakbo-takbo siya dito, pero pag nasa cage lang palagi, nag-atrophy yung muscles. Kapag nakakatakbo-takbo sana siya, lumalakas yung katawan niya. Parang si Jamala din, never pumayat si Jamala dahil takbo lang siya ng takbo dito, pumapalik sa taas. Itong si Loki kasi, hindi ko pa pinagkakatiwala na nakakawala. Lalo na pag may ibang aso o may mga bata, hindi ko pa siya tinatrust 100% kaya hindi pa siya pwedeng magtatakbo dito. Pero kapag okay-okay na yung trustworthiness niya, ang gusto ko talaga, makatakbo-takbo siya sa buong paligid. Hindi siya pumayat dahil hindi siya hiyang sa SDN. Meron akong video doon tungkol sa hiyangan sa SDN. Hindi po ako naniniwala sa salitang hiyangan. Dahil SDN naman yung kinakain niya sa previous home niya. SDN naman ever since. Wala man siya problema sa SDN. Pero nung humiwalay na siya sa pamilya niya, ang nangyari sa kanya is separation anxiety. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng mga emotional issues dahil sa pagkakahiwalay niya sa family niya. And dahil doon, nawalan siya ng appetite, nawalan siya ng ganang mabuhay. So, separation anxiety, ang gamot dyan, i-re-recondition mo lang yung isip na aso. Pag lalabas ka ng bahay mo, o uuwi ka, huwag ka magpakita na nalulungkot ka or anxious ka sa pag-alis mo, wala lang sa'yo yun. Yung pag-alis mo, pag-uwi mo, wala lang sa'yo yun. Huwag mo siyang pansinin bago ko umalis. Huwag mo siyang pansinin pag-uwi mo. Kasi yung point na pinapansin mo siya tapos parang nalulungkot ka rin tapos aalis ka, tumatanim sa isip na aso mo yon na may masamang mangyayari. Kaya nagkakaroon tuloy ng separation anxiety yung mga dogs dahil din sa mga owners. So kung aalis ka, walang masyadong seremonya. Kung uuwi ka, walang seremonya. Huwag mo muna siyang pansinin. Pag medyo matagal-tagal ka na 5 minutes ka na nasa bahay, tsaka mo siya pansinin.